intake. So medyo matigas ito mga kadayt compare sa ibang what's up mga kaduit, ayun, welcome back dito sa ating YouTube channel at ito na po yung continuation ng ating ginagawa. Medyo maluwag tayo sa oras ngayon, so sisingit muna natin, pero may parating tayong customer ngayon, so habang wala pa siya ay ating bubuhay na muna yung head, kasi kanina natapos na natin yung problema natin. Ayan, natanggal na natin yung isang bolt dito na naputol. So bumili na rin ako ng pamalit ito para dun sa ating tambutso. Ayan. Ito. Bubuhayin muna natin para matapos na tayo dito sa head. Tapos mamaya pag may oras pa yung ating ano naman makina, ating i-assemble na yung clutch, tapos bubuhayin na natin kung kaya pa. Pero tingin ko hindi nakakayanin. So importante may progreso tayong magawa. So dalawa naman ang holiday next week. Kaya mas maganda na set muna natin ngayon, then kung sakali man next week na lang natin bubuin para hindi naman tayo nagmamadali. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, ito yung bulb seal natin, oh. So yung mga bulb natin ay na ano na natin to, na-set up na natin yan. So, lagay na muna natin yung bulb seal pala. Bulb seal. So may bulb lock na bago na palang kasama. Kaya pala mahal po. Nasa 200 plus yata to. So mahal dahil may kasama na siyang washer. So since hindi naman natin kailangan yung washer na yan, bulb seal lang talaga ang kailangan natin dahil meron ng washer na sarili yan. So lagyan lang natin ng konting ano yan, langis para madulas, tapos ipasok natin. So medyo matigas siya. Gamitin natin ang 8. Ah.
Okay, so naikabit na natin mga kadit. Medyo matigas ikabit tong bulb seal ng barako kasi mayroon siyang ano metal unlike ng mga ano mga lower CC lang na mga wave XRM na malambot lang siya ikabit. Salpak lang, lumalagatok na siya. Ito ang tigas. Tapos kailangan mo pang i-double check kung tama ang kabit mo kasi pag tagilid dyan hindi magkakaari yan. So ito intake exhaust. Okay. So okay na okay pa yung bulb pala natin mga kadit, hindi ko na pinaltan. Parang lighting siya, ang ganda pa oh. So binigyan ako ni boss kay Sir, hindi ko kinabit, binalik ko na lang. Okay, tapos kabitan na natin ng bulb spring. So bulb spring, yung malimit sa ilalim. Ayan. So medyo matigas ito mga kadit compare sa ibang ano. Yun, nakuha natin ang isang ano lang. So minsan yung spring mga kadit hindi masyadong pantay. So ipantay nyo lang. Okay, so kabila. So malinis naman na lahat yan. So may isang spring natin. So may washer nga pala yan dito. Huwag nyo kalimutan yung washer dito. Dalawa yan, tigisa. Minsan pagka naglilinis na uhulog yun. So kailangan nyo i-check. Ito last week nalinis ko na lahat. Tapos pinlastik ko para hindi malikabukan. Oy, sablay yung isa. Okay, ay. Hindi talaga sumabog. Yun. Pasok na. So, ganun lang. Pagka medyo tabingi, sundutin nyo lang. Para pumunta yung spring. Okay. Next natin. Lagay natin ang cam. Yan yung cam natin. So, ang next natin mga kadit ay maglalagay tayo ng cam. So lagay natin ng langis yan.
At ito, lagyan din natin ng langis. Natali natin. Wala pa naman siyang alog mga katawit. Okay, next natin. Yung ating rocker arm. So malinis na rin to. Rocker arm. So syempre ilagyan din natin ng langis para ano siya, smooth, hindi siya maganit ipasok. Tapos may butas yan mga kaduwit, yan may butas siya dito. So itatapat natin yan dun sa dalawang lock nya, yan dito sa dalawang yan. And then meron din yung butas na maliit, so kailangan nakasentro. Okay, so gamit tayo ng mas maganda, gamit tayo ng panintro natin. Yan, lagyan natin ng maliit na screw. So yung butas niyan, so ganyan. Ito itatapat natin dito. So wala namang problema yan kasi pareho lang siya kahit magkabaliktaran yan. Kahit alin sa dalawang ipasok mo. Okay. So, ina mga kit, naikabit na natin yung ating mga rocker arm, bulb spring, bulb at saka cam. So, ito huwag niyo kalimutan tong dalawa na to. So, meron yang tornilyo dyan para hindi lumabas yung ating rocker arm pin. Dalawa yan mga kaduit. Kailangan sentro. Okay. Dalawa yan mga kaduit yan. Tapos kabit natin yung lock, cam lock. So dito may lock yan mga kaduit. So bumili ako ng dalawang ano, kaso hindi ko sure kung ikakabit ko to yun. Ano lang kasi siya, hindi siya yung stainless, bakal lang. So ito stainless kasi, kaya ito na rin lang muna ikakabit natin. Heavy duty kasi ito eh, kailangan matibay talaga yung mga naka internal parts na to. So sininsil ko siya kasi hindi siya matanggal talaga. Mas okay na yung sigurado kaysa sa mga ganyang ano, ordinary brand, ordinary part.
Ito, rig talaga to. So, higpitan na lang natin ng konti. So, buo na natin. Itatiming na lang natin ito mamaya. Hindi ko pa siya pininturahan mga kaduit. Gusto ko muna paandarin. So, pwede naman itong pinturahan pag nakakabit na. Papaandarin ko muna siya. So, ito yung kanyang cam. So, mamaya natin ikakabit kasi meron tayong customer. Yan, ganyan lang naman siya eh. Sasabit lang natin ito kapag ganyan. Churin, ayan. Ayan, tapos patatamain nyo lang siya dun sa dalawang butas na yun. Ayan. Mahalaga kasi ito eh. Ayan. Compression release kasi yan. Compression release. Tapos ito yung dalawang tornilyo niya. So mamaya na natin ito eh, kakapit mga kaloy. At tayo may gagawin muna. Nagpapalit tayo ng fuel cap ng Mio Sport. Okay, so ganyan. Ganyan lang siya mga kalit. So ito yung timing niya yan. Nandiyan sa taas. May tuldok siya dito. Ayan o. Tapos tatapat niyo doon sa guwit niya. Okay, so mamaya na. So ito na nga mga kalit. Tapos na tayo sa ating head assembly. So, balik lang muna natin yung mga ibang piyesa para sumasama na to. So, ang gagawin natin, babaklasin ko muna to. Baklasin ko yan tapos bubugahan ko para makita natin, baka barado na to eh. Medyo natagalan na kasi ito na hindi na bubuksan, kaya bubuksan muna natin.